Good evening, brothers and sisters in Christ. Welcome to the celebration of the Holy Sacrifice of the Mass. Let us pray for the eternal repose of the soul of Loreto. Please all rise. Thank you.
In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Jesus tells us today that mere external observance of God's law does not make us His true followers. Our observance of the divine law must spring from inner conviction. May our Eucharistic celebration make us grow in love, a love that is free, responsible, and self-giving. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. Have mercy on us, O Lord. For we have sinned against you. Show us, O Lord, your mercy. And grant us your salvation. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
O God, who teaches us that you abide in hearts that are just and true, grant that we be fashioned by your grace as to become a dwelling pleasing to you. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. If you trust in God, you too shall live. He has set before you fire and water. To whichever you choose, stretch forth your hand. Before man are life and death, good and evil. Whichever he chooses shall be given him. Immense is the wisdom of the Lord. He is mighty in power and all-seeing. The eyes of God are on those who fear him. He understands man's every deed. No one does he command to act unjustly. To none does he give license to sin. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are they who are
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, we speak a wisdom to those who are mature, not a wisdom of this age, nor of the rulers of this age who are passing away. Rather, we speak God's wisdom, mysterious, hidden, which God predetermined before the ages for our glory, and which none of the rulers of this age knew. For if they had known it, they would not have crucified the Lord of glory. But as it is written, what eye has not seen, and ear has not heard, and what has not entered the human heart, what God has prepared for those who love Him, this God has revealed to us through the Spirit. For the Spirit scrutinizes everything, even the depths of God, the word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. The mysteries of the kingdom. Jesus said to his disciples, I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with brother will be liable to judgment. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you, everyone who looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Again, you have heard that it was said to your ancestors, do not take false oath, but make good to the Lord all that you have, that you vow. But I say to you, do not swear at all. Let your yes mean yes, and your no mean no. Anything more is from the evil one. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumainyo ang Panginoon.
at sa mailing. Ang paanyaya ngayon ng Panginoon sa pamagitan ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagsasakatuparan ng mga batas. Napakahalaga ang sumunod sa batas. Bahagi po ito ng pagkilos kahit na noong una pa tayo nga may tinatawag tayong Code of Kalantsaw tayo mga Pilipino. Sa ating pananampalataya ay maliwanag na kung saan ay tinatawagan tayo ng Diyos na sumunod. Sumunod sa kanyang mga utos para magkaroon ng kaayusan. Ito yung bahagi yun na kung saan ay makita po natin. At kung titingnan nga po natin, ay yung hamon na ipinamanhi ko sa atin, kung inyong maalala yung sulat pastoral na binasa ko po noong nakaraang linggo, na ipinahayag po yung statement ng Catholic Bishops Conference of the Philippines against EJK o extrajudicial killing. Kasi sabi nga, kapag yung batas hindi sinusunod, katulad ng batas na pinahihirap ng ating bansa, anong mangyayari? Kung meron pong ipapahayagan natin na nagkakaroon lamang ng extrajudicial killing, anong mangyayari? Yung term na ginamit po ng mga obispo ng Pilipinas ay alin? Reign of Terror. Ang pag-ahari ng karasa. Kaya napakalaga po sa pagsunod ng batas. Nais ng Diyos na sumunod tayo sa mga batas. Nais ng Diyos na mag-unawaan natin ang kanyang mga batas. Dalawang bagay po yung nais natin pagnilinilayan para po sa araw nito. Una, sa ipinahayag po natin ngayon sa unang pagbasa, na alin, na yung batas na pinag-uusapan natin at yung batas na nais na ipahayag at sundin natin, ang batas ng Diyos rin, ang batas na nagliligtas. The law that saves. Pwede ba yung may mga batas na hindi nagliligtas? May batas baga na mga sumisikil? May batas baga na nag-aalis sa karapatan ng tao? Meron mo. Bahagi yun ang pagkilos, naging bahagi na ho ng ating historia. Yung tinatawag na po natin batas on slavery. Ang batas, naging bahagi yun ng ating karanasan. Sa atin, may tinatawag po tayo na, well, hindi naman natin inabot, pero bahagi ng ating kasaysayan. Yung tinatawag po natin na halimbawa ay yung aliping gigiling at aliping namamahay. These are laws governing slavery. Mas matindi ho kapag pinag-usapan natin yung karanasan ng mga kapatid natin na sa Europe o sa US, na talagang makikita natin na, ha, ako, ang tao ay pwedeng magkakaroon ng pag-aari ng isang katulad niya rin tao na kung tawagin ay alipin. Yan ay isa sa mga halimbawa, pero hindi lang sa mga nakalipas na panahon. Kaya, pero kaya yung magkatanungan eh, ito ba ang batas na ito ay ang batas na nagliligtas? Hindi lamang po sa iilang. Ngunit, sana po sa higit na nakararami. Kasi yun yung panyay na pinahayag ng po may kapal. Sa unang pagbasa, sa aklat ni Propeta Sirach, no? Ang aking mga batas ay ang batas na nagliligtas.
Pwede kang pumili. Life or death. Pero ang paanyayan ay pinapahayag ng Diyos sa pamagitan ng Propeta Sirakay, ang aking batas ay ang batas na magdudulot ng kaligtasan. Kaya po, hanggang sa ngayon, makita po natin, no? Yeah. Alimbawa na lamang, yung batas po na ngayon ay pinag-aawayan sa U.S. Yung batas na ibinigay po ng presidente ng U.S., yung executive order na alin, yung travel ban mula sa 7 Muslim countries na alin, kung ikaw ay kaling sa mga bansa ito, hindi ka pwedeng pumasok sa Amerika. Sabi ng Supreme Court, U.S. Supreme Court, hindi pwede yan. Hindi ka pwede maglagay ng batas na yan. At ano yung pinag-usapan nila pareho? Ang kanilang contention ay, is this law? A law that sins. Ito bang batas nito? Ay ang batas ba? Na ililigtas, particular, ang mga taong Amerikano. Sino ang concern nila para sa kaligtasan ng kanilang mga mamamayan. Pero huwag na ako kayong lumayo. Dito sa Pilipinas, mayroon din yung kayong batas na binibigyan ng diin at nais na ipasa. At ito rin po yung pinagdedebatihan ngayon sa Kongreso, sa mababa at mataas na bahagi ng Kongreso. Na kaya nga po itinilaga po noong, kung inyong maalala, noong Pasko, yung sulat pastoral ng ating kagalang-galang na obispo na nagpapahayag na alin, no to death penalty. Huwag ibalik ang kaparusahan ng kamatayan. Bakit? Kasi hindi ito nagliligtas. Sabi nga po ng mga proponents ng death penalty, ang batas na ito ay batas na kung tawagin natin ay punitive. Ano bang ibig sabihin ng punitive? Ibig sabihin ng punitive ay ang batas na nagpaparusa. At kailan po, walang problema yung batas na nagpaparusa. Talagang dapat parusaan ang sino mang nagkasala. Kailan ito, eh ang batas na ang ipaparusa sa iyo ay kamatayan. Ito kasi yung ginagawa ng batas eh. Ang batas na papatay. Yan ang tawag ay death penalty law. So, ano yung paanyaya po natin bilang mga Katolikong Kristiyano? Ano yung paanyaya? It should not be punitive, rather restorative. I-restore. Na nagnanais na kung maaari na ibalik sa dating katatayuan kung maaari bago magkaroon ng krimen. Maging sa biktima at maging sa victimizer. At kumisa na bagamat yung mayroon talagang mga pagkataon na hindi pwedeng ibalik sa dating kinalalagyan, ang biktima, lalong-lalo na kapag ang krimen ay pagpatay, hindi na pwedeng ibalik talaga. Kaya ayaw rin natin ang kaparusahan ay krimen kasi kung sakali kang magkamali, hindi mo na pwedeng ibalik. Pero kahit po sana, doon lamang sa mga na biktima, sa mga itinuturing nating mga kriminal, nalin na ma-restore sila sa kanilang pagkatao. Hindi na sila may tutunin na mga krimen. Yun po naman yung nais natin na i-restore. Kaya nais ay alin, restorative justice, restorative law.
At yan ay maatin lamang kung hindi ipapakaw ang kamatayan, ang kaparusahan ng kamatayan. Pero yun naman ang bigyan natin na higit na paninilay. Ito ba kayo, ito bang batas na ito ay ang batas na magliligtas? Hindi lamang o sa larangan ng Kongreso, ngunit o sa larangan ng pang-araw-araw nating pagkilos. Makita po natin yung mga batas maging sa ating tahanan o sa lipunang ginagalawan. Yun nawa yung maging isa sa mga basihan natin. At itanong natin, ito bang batas na ito ay ang batas na nagliligtas? So yun po yung una. Pangalawa, yung hamon ay binibigay po sa atin ang buong may kapal. Kung makita po natin ay binigyan pansin sa Ebanghelyo, anong sabi ho ni Jesus na ang ating pagsunod sa batas ay higit sa pagsunod ng mga pareseyo at mga eskriba. Ay hindi lamang po batas na nagligtas, ngunit ito yung pangalawa. No? Ano ito? Yung sabi ni Jesus na, yung sabi nga rito ay, well, inulit niya rito yung mga batas. Itong ating po ay shorter form. Anong sabi rito? Tatlo yung binagay rito. Ano yung binagay rito? Huwag kang papatay. Huwag kang makikiapid. Huwag kang manunong, huwag kang sasala sa iyong panong isinumpa. No? Pero ano yung sinabi ng pumi kapal? Hindi lamang daw ito. Huwag kang bawa dun sa huwag kang papatay. Ano yung sinabi ito? Huwag kang magagalit. Huwag kang mapupuot. Kasi alam natin, kapag ang tao'y napuot, at hinayaan mo na ikay mapuot, ahantong ka rin doon sa pagpatay. No? So ano yung nais na ibigyan ng pansin? Hindi lamang yung batas na huwag kang papatay. Ngunit alin, yung paanyaya na ipinahayag dito na ito yung batas ng alin? Ang batas ng pag-ibig. Ang batas ng pag-ibig. Kaya nga anong sabi ni Jesus sa atin, this is my commandment, love one another. Kaya kapag mahal mo yung isa, hindi lamang yung huwag ka mong papatayin, kundi huwag ka rin mapupuot. Kasi doon din ang hantong yun eh. Kaya ito yung hamon ng binibigay ko sa atin, ang batas na mayroong pagmamahal. Alam po natin kapag ang isang tao ay sa pagkasakatuparan ng batas na ito, ay isang batas na makikita po natin na medyo may kabigatan. No? Kasi bakit? Kasi hindi mo pwede na susunod ka lamang ng batas. Gawa lamang ng batas. No? Ngunit susunod ka ng batas, gawa ng pag-ibig. Kaya kung minsan din mo, makita natin na rin, mas naging madali yung pagsunod sa batas kapag may pag-ibig. So, ito po minsan ang mahirap ding ipaunawa. Di ba kung minsan sasabihin ng mga magulang na, ito mga anak, ito yung batas na para kayo ay maligtas. Pero kaya namin ginawa yung batas na ito kasi alin? Kasi iniibig kami kayo. Ano sa isip ng minsan ng mga anak, ay hindi, kasi batas ito. No? Kasi sabi lamang ng magulang, hindi maramdaman na ito ay batas ng pag-ibig. Pero ito yung hamon na ipinapahayag sa atin ng buong may kapal. Bakit? Kasi kahit anong ganda ng batas, kapag walang pag-ibig, ano mangyari? Brutal. Isang brutal na batas yan. Kasi bakit? Walang pag-ibig. At ito yung panyaya na ibinibigay sa atin ng buong may kapal. Kapag sinabi ni Jesus na ito yung batas na ito ay isang batas ng pag-ibig, ibig sabihin, yung lahat ng pagkilos natin ay may kaakibat ng pag-ibig. Kaya kumisan, makita natin yung laki ng hamon na ibinibigay ng buong may kapal. No? Sabi nga po ng iba, Father,
Bakit yung mga Pilipino, kapag nasa sariling bayan, hindi marunong magdisiplina? Pero kapag sila'y pumunta sa ibang lugar, sumusunod sila sa batas. Pero kapag bumalik uli sila sa Pilipinas, wala. Hindi uli sila nasunod ng batas. Busapos uli. Bakit? Kasi yung kanilang pagsunod, walang pag-ibig. Nasunod lang sila sapagkat daw lamang ng pagsunod. At yun yung hamon ay pinahayag ng pumikapal na sinabi ni Jesus na ang pagsunod natin ay hindi dapat katulad lamang ng mga Pariseo at mga Eskriba. Kasi kung talagang sinusunod mo yung batas, for the love of your fellow men, for the love of your country, for the love of God, kahit saan ka, susundin mo yung batas na yan. Kasi bakit? Ginagawa mo yun. Gawa ng pag-ibig. So isang bahagi yun ako saan ay tayo nahamon ng puro may kapal. Naalala ko niyo tuloy. No? Ngayon, kalimitan na tayo, mga Pilipino, mga Katoliko, Pilipino, palagi tayo inaatake ng ibang ibang sekta. No? Palagi tayong binabash ng ibang sekta. Ngayon, no, mayroong isang grupo na itinatag, kung tawagin ay Catholic Defenders of Faith, Catholic Faith Defenders. Ito ay mga composed na mga iba't ibang edad ng mga tao na nagsasaliksik tungkol sa ating pananampalataya. Meron pong mga miyembro nito na as young as 15 years old. At ito po talagang nag-research tungkol sa pananampalataya na dinidepensa po yung ating pananampalatayang Katoliko sa mga debate. Sabi ng isang kong kaibigang pare na naka-witness ito, sabi niya, maganda yan. Kailang may mga pagkakataon daw na siyempre debate yan. Magkasalita yung isang iglesia ni Kristo tapos kasi nasaksiyan niya na inaatake tayo yung mga Katoliko at pinagmumura yung mga Katoliko. Nung nagdepensa naman yung isang Katoliko, yung membro nitong Defenders of Catholic Faith Defenders, ay didepensahan yung pananampalatayang Katoliko. Pero because of the intense ng debate, pinagmumura niya rin yung Iglesia ni Cristo. Ay, kung ang ating pinagnilay-nilayan ay ang batas ng pag-ibig, hindi dapat. No? Hindi dapat nating ginagawa yun. Bakit? Kasi ang pamantayan ng ating pagkilos ay pag-ibig. Mahirap. Hindi madali. Kaya nga, ito yung hilingin natin sa harapan ng Poong May Kapal. No? Ang ating Panginoong Espiritu. Tamang-tama rin, no? Ngayon ay darating ang Valentine's Day, ang araw ng mga puso. Kaya siguro po yan ay marami na namang matatrapik. No? Ay siguro po ay maging bahagi ng pakisapalalahanan tayo na alin. Makita po natin na ito yung pamantayan ng ating batas. Hindi pwedeng walang kasamang pag-ibig. At saan tayo kukuha ng lakas? Ay di, sa Diyos ng pag-ibig. Ang Diyos, ang batas ng pag-ibig na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Doon tayo kumuha ng lakas na tayo turuan na maintindihan natin ang kahulugan na ang batas na Kanyang pinapahayag sa atin ay ang batas na hindi pwedeng walang kasamang pag-ibig. At ito po yung iniwanan ko na maging bahagi po ng ating pag-inilay
sa linggong ito. Na nawa po, malampasan natin ang pagsunod natin ng batas katulad na lampas sa pagsunod ng mga eskriba at Pariseo. Ano? Ang batas na naglilikas at ang batas ng pag-ibig. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible. I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father. Through him all things were made, for us men and for our salvation, and came down from heaven. And by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary, and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate, he suffered death and was buried, and rose again on the third day, in accordance with the Scriptures. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic and apostolic church. I confess my baptism for the forgiveness of sins, and I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. The Spirit of God scrutinizes our inner thoughts and longings. Through the Holy Spirit, let us pray to the Heavenly Father for our needs and those of others. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. That church leaders may be like Jesus, who is pure of heart and totally dedicated to the Father's will, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That our civil leaders may set examples of honesty, uprightness, and integrity, and willing service, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may come to know and love God more so as to obey His commandments and willingly and joyfully, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may shun anger and resolve conflicts, problems, and differences through dialogue and mutual respect, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That husbands and wives may remain faithful to each other in good times and in bad, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. That we may be honest and make good our pledges and promises, that we may never accuse others falsely, let us pray to the Lord. Lord, hear our prayer. Lord, hear our humble petitions. Jesus, your Son, was totally dedicated to you. Help us to follow him who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit,
One God, forever.